Kumusta naman si Nadine as ano, as daughter-in-law? Daughter-in-law. Hands-on, as in talaga, wala akong masasabi pagdating sa pag-alaga niya ng mga anak niya. Talagang, believe ako. Bro, ako lang kung natanong kanina na kasi ito siyang pamangkin mo na agad. Gumaganda at gumaganda yung karir niya. Isa siya sa mga desirable ng no, mga hangat. I'm so happy for Marco. I wish talagang, alam mo yun, makukuha siya ng maraming projects na malalabas talaga yung ano niya kasi he deserves it. Mabuting bata si Marco. Nakikita mo sa kanya, yun. Of course, yung tatay niya. Of course, yung tatay niya. Yung nagsisimula rin noon. Na isa sa mga desirable ng hangat. Hindi ko nakita yung pamatid sa anak niya. Kaya magkaiba eh. Wala ako nakikita papa niya sa kanya. Magkaiba sila. Iba si Mark. Parang siguro dala din ang mga experiences na pinagdaanan nila. Kaya I see a different ano eh, person. Totally. Minsan may luha sa mata niya. As much as possible, kung kaya ko, once a month. Minsan, nagiging one and a half. Depende eh. Depende sa kabisihan. Pero kumusta naman siya? Okay naman ang umaga yung... Siyempre, hindi okay. Oh, pero yung sabihin... Wala namang okay, pero... Yung physical na... Ay! Nako, sa physical, walang problema. Kasi he exercises every day. Talaga, yun, ano niya yun. Nakaka-reactive siya sa church. Oo, pastor siya ngayon. Nagtuturo siya, may school siya doon sa loob. So, may purpose siya. Oh. May purpose siya na hindi nasasayang yung oras niya. Si Marco ba? Hindi naman nagkukulang sa kanya. Ay naman, walang nagkukulang sa kanya. Kasi kailan lang birthday niya, doon kami lahat. Meron pa kami tarpaulin, ang katuwa. So, kompleto yung sofa. Alam mo, bumalik na kami sa simple life, basic life. Kasi, yun naman pala talaga eh. What do you mean basic life? Paano 'yon? Syempre, basic na, 'di ba? Lahat ng tao may problema, ng tao may sinusuportahan ka, lahat tayo may inaalagaan, may minamahal. So, 'di ba 'yun yung basic na family unit? So, palagay ko siguro nung araw hindi kami ganoon kasi watak-watak kami. Parang mas ano kami ngayon, mas solid, mas united. So, Of course, may mga problems along the way, but everything is fine. Si Michelle, ano? Kumusta na? Si Michelle, she's doing fine. Kakatapos lang nila ng ano, di ba? Hindi ko rin siya nakausap lately. Di ba? Almost every day na kami. Kasi papatalbuhan kayo sa karir mo. Oo nga, lahat kayo mayroon eh. Lahat kayo may karir eh. At ang nakasagdating mo dito sa Bilarin ha? Sa trainer pa lang. Sana nga. Sana, di ba? Kasi syempre lahat naman ng artista pangarap yan yung dumating ang araw na syempre nag-umpisa ako sa wala rin naman akong alam. So, ngayon lang talaga ako nagseseryoso sa dami din ng pinagdaanan kong unos sa buhay. Hindi ko naiisip pa paano pa ba ang pag-arte. Parang automatic na lang yung pag-arte mo. Dahil di ba, galing na dito eh. So, ngayon, nakikita ko na, wow, iba yung challenge. Ibang challenge with Direk Luis. Iba. Tsaka with Ate Guy, diba? Sena mo pa. Wala kang tulak kabigin sa kanilang lahat. Napakagagaling. Nagkasama na kayo ni Ate Guy sa... Ang nupakan ko na nga siya. Ah, okay.
Hindi, pinatay na nga niya yung asawa ko eh. Sa ibang project. Ah, hindi pa. Sila nung brother ko. Oh, ang ganda ng pelikula. Bakit bughaw ang kulay ng langit? Yes! No. Ano yung unang nakatrabaho? Beautiful Girl, Gretchen, tas another Gretchen, tapos... Seiko, mga Seiko film. Dami namin sa Seiko. First time po. Bahawi man ang ulap siya, director. Oh. Personally pick ka ba ni direct dito? Or nag... Paano ba yung casting? I think personal. Ah, okay. Kasi tumawag na lang eh. Ah. Tsaka nung tumawag talaga, nagpe-pray ako. So talaga, sabi ko, kasi tagal na nung Bastardos, di ba? Bigla na lang ako natanggal sa Bastardos dahil sa story. Oh. Tapos, parang nabitin. Ah, nabitin. O, yung character ba yan? Dahil sa character. Diba? Sama ng loob ko. Na-divorce na nga ako na walang pa ako. Kauumpisa pa lang namin ng Bastardos parang mga August. Oh, tinanggal ka na agad. Hindi. Pinatay yung sa story. Kasi diba, nawala yung anak ko. Si Diego. Oo, so syempre, wala na akong karapatan nandun. But it's okay. Kasi, mayroon din palang reason dahil i-divorce ako. Tapos na. I'm so healed. Healed na. Okay. Ano yung tanong mo, mag-aasawa ko? Syempre! Mayroon na ba? Wala pa. Wala. I don't even think about it. But, alam mo yun, minsan isip ko, lukot naman ang buhay ko. Kung wala. As a whole. Hindi, yung katotohanan lang. I am alone. Mm-hmm. I am getting older. And then, syempre, hindi mo pwede asahan yung mga bata. Because they're young eh. They have their own life. They're building their life. So, saan ako pupunta? Kaya sabi ko, magtatrabaho na lang ako. Yan ang gusto ko. Pero, at the same time, minsan, iniisip ko, dadating ang araw, you want to be with somebody na meron ka man lang kausap, meron kang naalagaan, meron. Rocking chair agad. Hindi lang iniisip. Eh, syempre sa farm, puro rocking chair kami doon. Hindi ka pala senior. Senior na ako. 61 na ako eh, magsi-62 na nga ako. Nag-60 ako, wala pa kayo doon? Ay, wala. November, anong date ko nakuha ang divorce papers? November 23. Kailan ang 60th ko? December 19. Less than a month. Bago ka nag-senior. Nag-dip. Oh, di ba? Storya na yan. Dami mo storya. Thank you. Hindi, wala yung question kanina. Wala ako yung ano, yung ready ka na naman, mabash ng mga fans ni Nora, no? Ready ka ba doon? Well, mabash, magalit sa'yo. Wala naman ako magagawa. Kailangan ko magtrabaho because I love my craft. Mm-hmm. So, fans ni Ate Guy, naku, magiging fans ko rin kayo. I'm sure. Kasi mamahalin nyo rin ako. Sa end. Oh.